Agad namang tinawagan ni Clemmy ang lalaking dumukot sa kanyang ina para ibigay ang perang hinihingi nila. Huwag na huwag kang magkakamali na magsama ng mga pulis kung ayaw mo makitang wala ng buhay ang ina mo, sabi ng lalaki kay Clemmy. Mag-isa lang ako at siguraduhin niyong huwag na huwag niyong saktan ang ina ko, sabi naman ni Clemmy. At sinabi naman ng lalaki kung saan sila magkita. Dahil kaarawan ni Don Alfredo, may malaking party na gaganapin mismo sa pamamahay ng mga Vasquez at imbitado ang lahat ng mga kakilala ng pamilya at ang mga kilalang tao sa business at mga kasosyo nito sa negosyo. Nalaman naman ni Eliot na may party sa Vasquez at imbitado ang mga kilalang tao, pero sila ay hindi talaga imbitado. Samantala, nakuha naman ni Clemmy si Doña Vivian. Agad namang naligo ang Doña dahil sa masangsang na niyang amoy. Ilang araw din siyang ikinulong ng mga iyon. Humanda kayo, babalikan ko kayo, ika ni Doña Vivian sa isip. Clemmy, alam mo ba na balita sa pahayagan ang malaking party na gaganapin sa hardin ng mga Vasquez sa susunod na linggo? Dahil kaarawan raw ni Don Alfredo. At balita ko, mga kilalang tao ang mga imbitado at mga kasosyo nito sa negosyo, mahabang sabi ni Doña Vivian sa anak. Narinig ko yan, Mami. Narinig ko ang usap-usapan na yan, maraming tao sa party na yan, at dapat may gagawin tayong hakbang para magulo natin ang pagdiriwang nila, nakangiting sabi ni Clemmy. Masayang-masaya naman sina Marco sa kanilang bakasyon dahil buo sila at tahimik ang lugar. Daddy, please, ilibot mo pa ako sa farm mo, pakiusap ni Mariana sa ama. Sure baby, ikaw pa ba ang hindi pagbibigyan ni Daddy? Sagot naman ni Marco. Mami, sasama ka po ba sa amin ni Daddy? Tanong ng bibong Mariana. Kayo na lang baby ni Daddy, susunod ako mamaya, tutulungan ko lang si Manang dito, sagot ni Teresa. Umalis naman ang mag-ama sakay sa sasakyan na ginagamit sa farm. Kamusta ang pinapagawa ko sa'yo? Tanong ni Teresa sa kausap sa telepono. Nagawa ko ng lahat na sinabi mo, sagot naman ang kausap nito. Good, balitaan mo ako agad kung may pagbabago na, sabi ni Teresa at pinatay ang linya. Samantala, tumawag naman si Marian kay Eliot. Puntahan mo ako dito sa opisina, natatakot na ako. Okay, relax. Bukas na tayo mag-usap dahil may ipapagawa ko sa'yo, sabi ni Eliot sa pinsan. Okay, bye. Sabay patay sa telepono. Samantala, sa farm ng mga Zamora. Dad, tingnan mo, ang cute ng goat. Sabay turo ni Marian sa kambing na kapapanganak lang. Gusto mong hawakan? Tanong ni Marco sa anak. Opo, sagot ng bata at hinawakan niya ito. Nadatna ni Teresa ang kanyang mag-ama na masayang naglalaro. Sana, ganito na lang palagi ang kanyang nakikita at walang mga panganib sa buhay nila. Kinuna naman ni Teresa ang mag-ama ng picture, habang hawak-hawak ni Mariana ang maliit na kambing. Naalala ni Teresa ang araw na una silang nagkita ni Marco sa pamamahay nito. Araw na umpisa ng kanyang pagiging katulong sa lalaki. Hindi niya lubos maisip na nakaya niya ang pagiging isang kasambahay. Titig na titig siya kay Marco. Nako, natutunaw na ata ko niyan. Pagpaparinig ni Marco kay Teresa na kanina pa niya nakikitang nakatingin ito sa kanya. Hindi ka ang tinitingnan ko, si Mariana. Palusot na sagot nito dahil huling-huli siya ng asawa. Ang layo naman ni Mariana. Andun siya, andito ako. Pambubuking ni Marco kay Teresa. Oo na, pag-amin ni Teresa sa asawa. Nilapitan naman siya ni Marco at niyakap nito. Sigurado akong kamukhang kamukha ko si baby paglabas. Panay titig mo sa akin eh, pabulong na sabi ni Marco. Aba, kamukha mo na halos si Mariana. Tapos, eto na naman, sayang ang ganda at lahi ko kung di sa akin magmana. Pagbibirong sagot ni Teresa sa asawa. Eddie, gumawa tayo ulit hanggang sa magiging kamukha mo. Pagbibirong sagot nito. Sige, basta ikaw ang magbuntis, hindi ako. Pabirong sagot nito.
Sa sobrang harutan nilang mag-asawa, di nila napansin na nasa tabi na pala nila si Mariana. Basa ang bata dahil pinainom niya ang kambing at nakisawsaw na din ito doon. "Anak, ano na naman nangyari sa'yo?" tanong ni Teresa. Sinabi naman ni Mariana ang nangyari. "Ayan, nagmana nga sa'yo," sabi nito kay Marco at dinilatan pa niya ito. Binuhat naman ni Marco ang anak at binihisan naman ito ni Teresa. Sakto talagang may dala siyang damit ng anak dahil alam niyang malikot talaga ito maglaro. Dahil gabi na, napatulog na ni Teresa ang anak. Nasa hardin naman si Marco. Malamig ang simoy ng hangin, kaya kay sarap manirahan ng ganitong paligid. Pinuntahan naman ni Teresa si Marco at umupo siya sa tabi nito at sumandal sa balikat ng asawa. "Marco, may tatanong ako sa'yo," basag ni Teresa sa katahimikan nila. "Sure, ano yun?" tanong ni Marco. "Gaano mo kakilala si Clemmy?" diretsahang tanong ni Teresa. Nag-iisip pa ito. "Siya yung tipo ng tao na ayaw magpatalo at gagawin ang lahat para makuha lang ang gusto niya," sagot ni Marco. "Okay," sagot ni Teresa. "Bakit mo pala natanong?" ani ni Marco. "Basta gusto ko lang malaman," sagot ni Teresa. Natapos ang bakasyon nila Teresa kaya aasikasuhin naman niya ang malaking party na gaganapin sa mismong bahay nila. Samantala, pinuntahan naman ni Eliot si Marian. "Mabuti naman nandito ka na," ani ni Marian kay Eliot. "Relax cousin, nandito lang ako," sagot nito. "Anong gagawin natin?" "Parang ayaw ko nang pumasok pa sa opisina na yun," sabi ni Marian. "Marian, tandaan mo, may usapan tayo. Hindi ka aalis sa lugar na yun hanggat di natatapos ang pinapagawa ko sa'yo," sabi ni Eliot dito sa mabigat na tono. Hindi na umimik si Marian dahil alam niyang may kasunduan silang dalawa at pumayag siya at kilala nito ang pinsan may pagkatuso rin. Sa mansyon naman ng mga Vasquez, "Sir, nandito na si Eliot," sambit ng tauhan kay Don Alfredo. "Salamat, manmanan niyo ang bawat kilos nito," utos ni Don dito. "Yes, sir," sagot lang nito. Lahat naman ng mga employee ng Vasquez Company ay imbitado. Samantala, tinanong naman ni Eliot si Marian. "Di ba lahat ng employee sa Vasquez Company ay imbitado?" "Oo, bakit?" ani ni Marian. "Good, ikaw ang magiging spy ko sa loob. Pumunta ka sa kaarawan ng Don at gawin mong lahat na ipapagawa ko sa'yo," ika ni Eliot. "What? Ipapain mo talaga ako?" gulat na tanong nito kay Eliot. "Alam kong kaya mo yan. Sundin mo lang ang sasabihin ko sa'yo. Hindi ka mapapahamak," ani ni Eliot. "My goodness, Eliot, parang gusto mo talagang paiksihin ang buhay ko," ani ni Marian. "I told you, believe me, Marian." Samantala, on the way naman si Teresa patungo sa bahay ng mga magulang dahil may sasabihin daw itong importante sa kanya na noon pa nila gustong sabihin sa kanya. Hindi na niya sinabi kay Marco na pupunta siya sa mga magulang. "Anak, kailangan mo nang malaman ang lahat bago pa man may gagawin ang mga taong nasaktan natin noong lumayas ka," ani ni Don Alfredo. "Hindi ko maintindihan, Dad," sagot ni Teresa. "Teresa, makinig ka ng mabuti sa sabihin ko sa'yo," ani ni Don. "Nakikinig ako, Dad," sagot ni Teresa. "Noong araw na lumayas ka, maraming nangyari na hindi mo alam. Sinabi ko sa kanila na iurong ko na ang usapan namin dahil wala ka na. Hindi madali sa kanila ang pagtanggap sa desisyon ko dahil buong ang kanila ay nakahanda na at ikaw na lang ang kulang. Sasabihin na kaya ni Don Alfredo kung sinong lalaking pakakasalan niya? Abangan natin ang susunod na kabanata